Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang bawat isang tao, ikaw at ako, ay kailangan meron tayong binubuhat or meron tayong pasan-pasan or meron tayong daladalang bigat. Ayan. Di ba? Bawat isa sa atin, meron tayong bit-bit. Yeah. Tapos maririnig mo pa yung kanta ng Beatles ba yun? O I don't know. You gotta carry that weight for a long time. Grabe talaga, no? Bubuhatin mo talaga. Yeah. And I want you to call that kung ano man yung binibit-bit mo, actually, pwede natin sabihin that is our cross. Because we are supposed to carry our cross daily. Okay? And follow Jesus. But because we have mentioned that Jesus, that now that cross becomes a yoke. Yep. Yes. Yeah. Because it's a yoke, don't carry it alone. Guess nyo yun? Brother Engko, sa ating one word encounter. And we're going to talk about the YOKE-FELLOW. So obviously, you don't carry your yoke alone. You are supposed to have a YOKE-FELLOW. Yeah. And precisely, yung yoke po, kaya tinawag na yoke nung panahon ng ating Panginoon, is supposed to be my partner. Okay? Although may makikita tayo mga yoke na isahan lang, yung singkaw sa ating ngayon, isang kalabaw lang, pero nung panahon ng ating Panginoon, talagang pampartner yun eh. So in the same manner with the cross that Jesus has designed and burdened us with, you are not supposed to carry that alone. Diba? Ang nakakatuwa, yung the cross, the vertical and the horizontal, o dalawa eh, diba? Kaya supposed to be mayroong dalawang na bumibit-bit. Yun ang good news, diba? Kasi hindi yun. Oh, obviously, hindi ka kailangang nag-iisa. You've got to have that YOKE-FELLOW. You know the good news? The YOKE-FELLOW has volunteered already to carry it with you. Have you accepted Him to be your YOKE-FELLOW? Tinanggap mo ba yung kanyang alok na samahan kang magbit-bit? Tapos ipinangako pa niya, my yoke is easy, my burden light. Inunahan niya na, no? Diba? Sinabi niya yan. Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Yun, pagpapahingahin ka. Tapos, but, ito yung kadugtong, take my yoke upon you. Okay? For my yoke is easy and my burden light. Take my yoke upon you. Yun pala. Okay? So, nagbo-volunteer siya na ikaw, siya yung katuwang mo. Siya yung YOKE-FELLOW na bubuhat ng iyong krus. Wow! What a privilege. Yeah, it is a privilege. Diba? Hindi lahat eh. Hindi lahat po maaring makatulong ang ating Diyos. Pero ikaw, nag-offer siya sa iyo. So, all you've got to do and all you've got to say is yes. Because by yourself, ay, mapapagod ka lang. Di ba? Magre-reklamo ka pa. Lalo dahil nag-iisa ka. But you know what? If you allow God to carry the yoke with you, siguro along the way, you can also help others carry the yoke. Di ba no? Because Jesus has been helping you. Hindi naman kailangan maibsa ng lahat bago ka tumulong. In the process of us carrying our own yoke, we also become a YOKE-FELLOW with others. Baka pinagdaanan na natin yung pinagdaanan nila. Magiging madali para sa kanila kung papaano nila haharapin or imamanage or i-handle yung mga bigat na nanaranasan nila sa buhay. Sa ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa biyaya ng buhay at ang buhay na may kaakibat na pasanin. Hindi po namin ito tatanggihan dahil ito ang kalooban mo sa aming buhay. Ito ang gusto mong mangyari, that we've got to deny ourselves, pick up the cross, and follow you. Yes, Lord, lalong-lalo na kasama ka namin na bilang aming YOKE-FELLOW.
carrying this cross with us. Wow. Thank you for that privilege you have given us, Lord God. Thank you for being there with us all the time. Thank you that you never leave us, you never forsake us. You always give us the strength to be able to do what you want us to do. Everything happens by your grace. Let it be done indeed for your glory. Thank you, Jesus, for being there. Thank you. You're hearing this prayer as we thank you. With Mama Mary praying with us and for us. In Jesus Christ's name, amen and amen. Go ahead, just carry it. Your yoke fellow is Jesus. Enjoy him. God bless you.